Hello, Earth Signs. Welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga Earth Signs? Pwedeng magkapalit ng message kasi connected ka sa person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Mukhang ang dami niyong gustong sabihin pero isa lang ang kukunin ko. Hindi ko sinasadya na ma-in love sa iyo. Tumitindi yung pagkagusto niya sa iyo. Liar, hindi ka naniniwala. Marami sigurong naging atraso yung person mo sa iyo kaya mahirap ka nang paniwalain pa. Lalo na kung manggagaling sa kanya. Connected yung card. Nagbago na ako. Dalawang card na lang yung kailangan natin, pero connected talaga, no? Ito na siguro ang karma ko. Nagsisisi ako. Tingin ko guys yung unang card na hindi ko sinasadya na may in love sa'yo. Maybe, yun yung unang feelings niya sa iyo. Hanggang sa ito na, yung mga nangyayari, pinapaliwanag na ng mga cards. Marriage, ang ilan pala sa inyo kasal na. Ang next naman ay alamin natin kung ano ang gustong clarity ng person mo sa buhay o kaya sa relasyon. Tatlong cards yung kukunin natin. Get crystal clear. Mukhang gusto ng person mo ng clarity. Pwede rin magkabaliktad guys ha, baka ikaw yung tinutukoy ng cards. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Agate, ang ibig sabihin ay gustong maibalik ng person mo yung balanse ng buhay nyo or ng sitwasyon. Ayan, ang bilis ipakita. Golden Healer Quartz. Open the door. Gusto na ng person mo ng bagong simula. Connected pa rin lahat ng cards mo, pero unahin pa rin nating alamin itong Get Crystal Clear. Kukuha ako ng konting cards para i-reverse. Reminder lang guys na para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin natin gamit ang tarot cards kung ano yung ibig sabihin ng Get Crystal Clear. Knight of Swords, Queen of Wands, at Three of Swords. Kaya ipinakita yung mystical card na Get Crystal Clear, ito yon na sinasabing gusto magkaroon ng passionate na relasyon, pagkakaisa, yun yung hangad. Kaya lang, nagkakaroon ng hadlang, delay, problema, hindi ito yung nangyayari. Sa career, ang advice sa mga cards ay magkaroon ka ng paninindigan sa mga goals mo. Lalo na't obvious sa mga cards mo na magiging successful ka sa pag-aaral mo, sa career or business. Dalawang cards na yun nagsasabi niya na manindigan ka sa career, business na gusto mo. At saka, ang warning,
ay huwag kang pumunta sa maling direksyon. At pinapakita rin na hindi ganun kabilis yung progress ng buhay mo. Kaya maging mapanure at saka maging patient. At saka yung maliit na issue, tutukan mo na agad bago pa maging malaking problema. Sa mga single, dalawang cards na yung nagsasabi na merong potential person na gusto kang makilala. Hindi yung nag-i-stay lang kayo sa bahay, kundi yung nagde-date kayo na nasusolo ka niya. Kasi yung potential person, naghahanap din ng taong makakasundo niya. Sa mga single, ang advice ng mga cards, mag-ingat yung person na mapaglaro. Kasi darating yung panahon na mamimit mo yung katapat mo. Kaya hanggat maaari ay maging tapat sa kapwa. Sa mga nasa relationship, warning na itong mga cards na ito na huwag masyadong maging kampante sa sitwasyon nyo ng person mo. Ang relationship nyo ng person mo, maayos, kumbaga committed, at saka pareho kayong seryoso sa isa't isa. At kapag may problem na dumating, sikapin na magkaroon ng communication. Itong agate na card muna, ang alamin natin kung bakit kailangan ibalik ang balanse ng buhay o relasyon. At ang advice ng mga cards, single ka man or nasa relationship, kung ano yung pinakita ng person mo sa iyo, yun talaga yung totoong siya. At saka kahit gaano man kahirap yung pinagdaraanan ng relationship ng ilan sa inyo, matuto pa rin na makipag-communicate sa person mo para alam mo kung ano ba yung dapat mong ipaglaban. The Sun, Two of Swords, at Two of Cups in Reverse. Ang ilan sa inyo, meron kang gagawing desisyon na magbibigay sa inyo happiness at saka success sa buhay. Pero kailangan mo nang harapin yung katotohanan. Pasensya na guys, naputol kasi mainit na yung camera ko eh. Kaya sinasabing kailangan harapin yung katotohanan kasi ang ilan sa inyo, hindi kayo magkasundo ng person, karelasyon mo man siya o hindi. Kailangan magkaroon kayo ng agreement ng taong kausap mo para maiwasan yung nag-aaway kayo pero walang pinatutunguhan. Sa financial, merong tagumpay at progress. Magbibigay sa iyo ng kasiyahan yung takbo ng karir mo o kaya business. Ang ilan sa inyo may dalawa kang pinagpipilian sa career o kaya business na merong koneksyon sa pag-unlad or financial. At ang advice ng mga cards sa financial, sa karir mo, business, or yung gusto mong tahakin ng landas, kailangan mong magtiwala sa sarili mo. Huwag ka matakot sa pagbabago mangyayari kasi ito yung isa sa paraan para mag-grow ka. Patungkol sa pag-unlad sa financial at kaalaman. Sa mga single, soon magkakaroon ka rin ng desisyon patungkol sa dalawang person na pinagpipilian mo. Ang advice ng mga cards, kailangan sigurado ka na relasyon talaga ang gusto mo. Mas mag-spend ka ng time sa mga taong nagbibigay sa iyo ng happiness at positibo. Para hindi na mauulit na magkaroon ng painful break up or painful situation sa present. Itong golden healer na new beginning ang alamin naman natin na card. Ituloy ko lang na ang ilan sa inyo na nasa relationship may magandang mangyayari sa buhay mo na positibo. Hindi man sakto sa inaasahan mo, magkakaroon pa rin ng abundance at saka pag-asa sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship may pinagpipilian yung person mo, kung ikaw ba or yung bago.
ang advice ng mga cards sa umpisa pa lang, kung di mo talaga mahal yung person mo, sabihin mo na, hindi yung merong kapalit na. The Hierophant, the Empress, at Page of Wands. Ang ilan sa inyo, dahil sa iba't ibang problema, delay, situation na nangyayari sa buhay mo, humihingi ka ng tulong sa Diyos or nagdadasal ka. At saka nakadalawang cards ka na, na yung takbo ng buhay mo ay ipagpapa sa Diyos mo. Kasi ang ilan sa inyo, pinapakita na kung sarili mo lang yung iisipin mo eh, talagang makakapag-desisyon ka agad na kahit nakapikit ka pa. Pero dahil na rin sa mga taong nakapaligid sa'yo, concern ka, pinapanatili mong kalma yung sarili mo. Sumusunod ka sa tamang direksyon. At dahil sa pagiging positibo, determinado, nagpapatuloy ka sa buhay mo kahit gano'n man kahirap ang sitwasyon mo, magkakaroon ng new beginning. Yun na nga yung pinakita ng mystical card. May mga bagong oportunidad at saka may mga madidiskubre ka pa sa sarili mo na magagamit mo. Patungo sa positive at saka magbibigay tagumpay sa iyo. Sa health, tatlong cards na ito nagsasabi na napaka-protective mo at maalaga sa kapwa mo. Pero kailangan bigyan mo din ng atensyon ang sarili mo. At saka magpapatuloy na magiging maayos yung kalusugan mo. Kahit na nagkaroon ka man ng sakit, merong healing. Positive yung mga cards. Sa mga single, tatlong cards ito nagsasabi na makikilala mo yung potential person sa mga bago mong magiging hobbies. At ang ilang single, seseryosohin mo na talaga yung darating na relasyon sa iyo. Ang ilan na nasa relationship, nagkaroon man ng ups and downs or problem, ay magiging maayos yung relationship nyo at saka mas magiging close kayo ng person mo. At saka tatlong cards na yung nagsasabi na ang ilan sa inyo na nasa relationship, pareho kayo ng person mo na gustong matuklasan kung ano pa yung pwede sa relationship nyo na para mas lalong mag-grow. Itong bottom of the deck na the tower ay umaayon sa relationship nyo ng person mo. Maayos man ito or nagkakaroon ng problema dahil sa nagkakaroon ng pagbabago. At saka ito yung card na nagpapatunay na ang ilan sa inyo na nasa relationship, merong sikretong mabubunyag sa iyo na magpapabago sa takbo ng relasyon nyo. At saka apat na cards na ito ang nagsasabi na meron talagang person na may pinagsasabay, pwedeng love o kaya career. Napansin ko din sa mga cards mo na swerte ka pagdating sa career, business, pag-aaral at saka sa kalusugan. Pero pagdating sa love life, nagkakaroon ng problema, kaya mag-ingat. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Zero, zero, zero. A message of love from above, delivered by angels or your spirit guide. 555. The universe is blessing you in many wonderful ways. So please stop worrying now as your heart's desire are gonna be fulfilled soon. 666. Reevaluate your situation. Question your assumptions. Challenge your beliefs.